Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video is about occupancy permit and building permit. Ito kasi yung mga na-encounter ng mga clients namin ngayon sa lessors nila, na may mga lessors na wala pa lang silang building permit and wala ding occupancy permit. So, ano yung magiging effect nito sa lessor or sa lessee pag wala si lessor ng mga ganitong requirement? Disclaimer lang, hindi po ako expert dito. Based lang to sa experience namin. And this video na ginagawa ko is para mas maging eye-opener doon sa mga katulad kong nagbe-business pero nagkakaroon ng problem sa office space na nakukuha nila or sa person na nakukuha nila na pagtatayuan ng business nila. Kasi ang naging effect po nito pag hindi tayo nakakuha ng business permit is nagkakaroon ng delay yung pag-open ng business. At karamihan sa mga gusto, mga nagtitake ng risk ngayon na magnegosyo is talagang budgeted lang talaga. So kung makaka-encounter tayo ng mga ganitong klaseng problem with our lessor, I will tell you guys, talagang magkakaroon kayo ng problem and delay sa opening ng business nyo. And also, yung gastos talaga is hindi matatawaran. Gastos and stress. We've been there many times. Since 2020, talagang ang daming problems namin na-encounter na ganito. And kaya po ako gumagawa ng mga ganitong klaseng video just to share everyone na gustong mag-business na ito yung mga importante. Hindi dapat natin makalimutan na itanong sa lessor pag tayo inagahanap ng pwesto sa business na itatayo natin. So, occupancy permit. What is the purpose of occupancy permit? So, the purpose of occupancy permit is to confirm that the building is in suitable living condition considering its compliance to the provision of the code and to the submitted plans and specification. So, kaya tayo binigyan ng plano ng lessor or ng munisipyo para makita doon kung talagang akma yung plano natin doon sa area. Napoprocess lang po kami ng mga permits, but hindi kami nakikipag-usap sa lessor, hindi kami nakikipag-usap sa hindi kami naghahanap ng pwesto. Common ito doon sa mga like laundry shops or halimbawa spa, yung kailangan nating mag-renovate. Kasi halimbawa kung katulad nito sa amin, dito sa building na to, yung kinuha namin to, wala naman kaming na-renovate. Naglipat lang kami, naglagay lang kami ng mga gamit, and it's done. So, pag halimbawa laundry shop yung kailangan, yung itatayo natin na business, talagang hinihinga ng plano. Halimbawa yung lessor mo, wala siyang occupancy and building permit din. Hindi ka makakakuha ng business permit. Hindi ka makakakuha ng building permit and occupancy permit. So hindi mo maitatayo yung business mo. Hindi siya masisimula ng i-renovate kasi kailangan mo ng permits from the engineering office ng munisipyo. Pero hindi mo rin siya magagawa kung yung lessor mo walang ganun. Meron bang mga lessor na talagang wala silang building permit or wala silang occupancy permit? Yes po, meron. With my experience, nung nagtayo kami ng spa, nagpapaupo talaga yung lessor na nakuha namin. Pero yung binigay sa amin na space doon is parang garahe siya. Yun pala, wala pa yung building permit and wala pa siyang occupancy permit. So, nung time na nag-a-apply kami, nalaman namin na wala pala si lessor. So, ang kailangan gawin doon, kailangan munang i-apply ni lessor bago kami makapag-apply. So, kung hindi i-a-apply ni lessor, which is ang tagal ng process, it will take 6 or 1 year siguro. So, hindi rin kami makakapag-apply. Kung halimbawa hindi kami makapag-apply, hindi kami makakapag-start ng renovation or hindi kami makakastart ng pag-open ng business kasi nga walang requirements. Ito yung palaging dapat huwag natin kalimutan na kung ang business natin na itatayo ay kailangan mag-renovate, make sure to ask the lessor kung meron siyang building and occupancy permit para hindi magiging mahirap para sa inyo na mag-apply ng mga ganitong permits. Sa mga previous vlogs ko, sinasabi ko na tanungin kung may lessor's permit si lessor kasi kung wala siyang lessor's permit or hindi siya talaga legit na nagpapaupa, huwag nyo nang kunin yung pwesto na yan kahit gaano kaganda yung location. Kasi hindi kayo makakakuha ng business permits under that office space na yan kung walang lessor's permit or hindi talaga nagpapaupa yung lessor na nakuha mo.
Kasi guys, kung halimbawa residential naman yan, gusto mong gawing commercial, hindi pa rin siya pwede. Eh, kasi ngayon mahigpit na kay LGU. Dapat yung mga, before kasi diba, any magkasama, mayroon ka lang contract of lease, pwede na. Ngayon hindi. Chine-check na nila kung ito bang tao na to nagpapaupa talaga. Kasi kung hindi, wala to dito sa record namin, hindi kita papakuhanin ng permits. Kailangan mo nang kumuha itong lesson na to or itong nagbigay sa'yo ng contract of lease. So, yun yung mga nabablog ko dati. But now, kung meron kang business na kailangan ng renovation, makikita dun sa engineering na yung lessor mo, wala siyang occupancy permit, wala siyang building permit, kailangan niya ulit kumuha ng permits na yun bago ka makuhanan. So, imagine yung hassle. So, always ask your lessor if meron siyang mga ganitong klaseng requirements. Kasi kung wala, guys, as in, masasayang lang yung effort natin na gastos. Yung alam mo yun, kung, buti kung mahaba yung, of course, yung pasensya and also kung meron talaga tayong nakalaan na budget para dito. Hindi lang tayo dapat mag-focus dun sa negosyong itatayo natin. Kung gusto natin maging legitimate yung negosyo natin at gusto talaga natin siyang i-register, lagyan din natin ng budget yung registrations. Kahit na po ikaw mismo ang gumawa or mga tao mo or empleyado mo, meron pa rin kang ilapat ilaan na budget para dyan kasi yung government fees. But again, kung meron kang budget at gusto mong hindi mo na iisipin pa yan, then you can contact sa mga consultancy na katulad namin na pwede tumulong at mapabilis dahil yan po yun talaga yung trabaho namin. But again, bilang isang entrepreneur na naiintindihan ko, kung you have a limited budget and gusto nyong gawin on your own, still, you can call or message me kung ano man yung pwede kong maitulong through calls or ano man yung guide na pwede kong maibigay for free. But again, once na in-involve ko po yung office namin, ibig sabihin may corresponding rates and service fee na po yun. So, yan lang po yung gusto kong i-share. Since ang dami po akong narin nakukuhang message na coming from YouTube channel na talagang nag-i-inquire sila about registrations. And thank you so much po pala kay Sir Mike na talagang kinuha ng service namin through my YouTube channel. And thank you so much. And alam ko, meron akong limang kausap ngayon na galing din dito sa YouTube and hopefully tulungan namin. Of course, this is part of the business ko na ginagawa ko, but more on yung passion ko na makatulong kasi yung pinagdaanan ko din po before bago ako magkaroon ng ganitong klaseng knowledge na until now talagang mas madami po akong natututunan sa process and then sa entrepreneurship journey na to. So, gusto ko lang din talagang i-share kasi kung mapapansin yung mga videos ko dito, ang dami kong shares ng mga failures ko din. Bakit mas marami akong sinishare about failures? Para yung mga gustong mag-start, hindi yun napagdaanan, hindi yun nagawin yung mga maling nagawa ko at meron na kayong idea kung ano yung mas tamang dapat gawin kung gusto nating tumagal sa business na to. Any kind or any nature ng business na gusto nating pasukin. The only way para tumagal tayo is to do the right thing. And that is to register the business and also gawin yung obligations. So thank you again. Thank you so much for watching. And please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayo updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad dito. Thank you. See you again next time.